Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Lord. Tayo po ba'y masaya ngayong araw na ito? Amen. Ako po'y magmagagalak at magkakasama po tayo ngayon. Gabi na ito. Hango na ito. Ayan. Thank you, Lord. So, naniniwala po talaga ako na minsan ang kaaway ng bubulong. Yan. Dapat po ngayon may TV talaga tayo. Ipukpik ba? Ipa-flash natin yung mga verses. Ready na yung slideshow. Pero may nang bigumana. Tapos ngayon, nila-live natin. Pero praise God, nakakabaliw naman tayo. Ay, bigumana! Diba? Pero alam niyo po, malalaman niyo na ginagawa niyo yung will ng Lord inside. Kapag yung Diablo, pipigilan kayo. Kasi kung sabay, kung yung daan na pinupuntahan ng Diablo, sabay na kayo naglalakad, hindi niya kayo pipigilan. Diba? Kung sabay na kayo naglalakad, sabay na kayo sa pinupuntahan, hindi niya na kayo pipigilan. Pero tayo po ay nagagalak dahil naniwala po na ginagawa natin yung kalooban ng Lord. Amen? Amen. So tayo po'y manalangin before po tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi nito na ibigay sa amin, Lord. Thank you po sa buhay ng bawat isa na narinig, Lord. We pray, Father God, na maging kalakasan po ang inyong mga salita na aming pag-aaralan, na patuloy po namin itong pag-intindihan upang ang healing mo, Lord, ay patuloy na mag-flow. Ang healing mo, Lord, mag-flow not from the outside in, but from the inside out, from the Holy Spirit in us, it will continue to manifest in our outward, in our bodies, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, and we praise you, we glorify you. We love you, Father. We love you, Jesus, and we pray. Amen. Praise the Lord. Yeah. So ngayon pong gabi ito, ang pag-aaralan ko natin ay, bakit ka may sakit? Tagalog din lang natin. Pero English po kasi siya. Why are you sick, stressed, and discouraged? Bakit nga ba? Dahil din sa kagagawan ng tao. Dahil sa kagagawan ng tao. Yes, may point po si Nanay. Mayroon po akong mga senior dito na list of questions na pwede niyo tanongin sa sarili niyo. Hindi lang sa sarili niyo, kundi sa mga tao po na nakakapag- share kayo or may naniniwala pa ako na may time na may lalapit sa inyo at magkakaroon kayo ng pagkakataon to share God's goodness. Pwede niyo po itong i-share na how to evaluate yourself. Paano mo evaluate yung sarili? Wait lang. Why am I sick? Bakit ako may sakit? Why am I so stressed? Why am I so discouraged? So ito po yung mga katanungan na pwede natin tanongin sa mga sarili natin. Hindi na po. Number one is, am I humbling myself to the Lord? Ako ba ay nagpapakumbaba sa Panginoon? Pangalawa, am I humbling myself to the Word of God? Ako ba ay nagpapakumbaba sa salita ng Diyos? Ano ang ibig sabihin nun natin, Grace? Ano ang ibig sabihin nun? Nagpapakumbaba ako sa Diyos? Nagpapakumbaba naman ako ah. Alam ko ba? At pinangalanan ng Word of God ko talaga na nagpapakumbaba. Amen. Sabi dito sa Proverbs chapter 13, verse 10. Importante po ang Word of God. Baka inuubay nyo na po lahat ng joke, lahat ng mga bagay na sinabi ko, wag lang po ang Word of God. So, sabi ko dito, Proverbs 13, verse 10. Again, Proverbs 13, verse 10. Ang sabi ko dito ay, by pride comes nothing but strife, but with the well-advised is wisdom. Nakakakilabot po kung ninyo naiintindihan yung verse na yon. Pero naniniwala po ako na ang Holy Spirit na magre-reveal ko sa inyo na ibig sabihin ng verse na yan. Kapag po naka-uwi kayo or may time po kayo na magnilay-nilay, always talk to the Holy Spirit. Holy Spirit, guide me, show me the meaning of this verse, help me to understand what you really mean on this verse. Sabi dito, by pride comes nothing but strife, but with the well-advised is wisdom. Ano ba yung pride? Pride-chicken? Pride? Alalo. May dalawang uri ng pride. Akala natin yung pride ano lang. Ay, ano yan? Mapag-imbabaw, napaka-boastful, mayabang, diba? Ang pride po kasi,
kasi, ano na sa gitna ng salitang pride? Pag i-spell niyo po yung salitang pride, ano yung nasa gitna ng salitang pride? P-R-I-D-I. Makasalili. Ako. Self-centeredness is another meaning of pride. Puro na lang ako. Ako na lang na ako. Kinukumpara yung sarili sa ibang tao. Ako ang pinakamagaling. Ako ang leader. Ako ang ano. Ako talaga pinakamagaling dito. Mayabang. Pero alam niyo po ba na kapag kayo mahiyain, ayaw din po yung employee. Kapag mahiyain mo, ayaw niyo po yung tumayo. Kasi na yun. You're thinking about yourself. Kapag ka nahihiya, sige talaga mo, kapag ka nahihiya. Kasi nahihiya ang sasasabihin ng ibang tao. Kanino? Tungkol kanino? Sa'yo. Sasabihin mo. Diba? Mag-share ka ng gospel. Is it about you? So, mag-share ng gospel. It is never about us. Kaya po ako nakakatayo sa harapan ninyo ngayon. Kasi naniniwala po ka it was never about me. Sino ba naman ako, diba? Sino ba naman ako na si Ate Grace tugtugtugtug lang yan dati? But I believe it was never, this is never about me. This is Jesus in me. Ngayon din kayo kapatid. If you are so boastful, ikaw mayabang, at ikaw yung sobrang mahiyain, you have pride. So sabi dito, ano po yan? Sabi dito, by pride comes nothing but strife. So sabi dito, kapag ikaw may pride, merong strife. Ano ba yung strife? Ano ibig sabihin ng strife? Ibig sabihin na angry or bitter disagreement. Discord, yan, kaguluhan, quarrel, away-away, struggle, hirap na hirap. Yan ang, kapag ikaw may pride sa buhay mo, punong-puno ka ng kaguluhan. Whether you like it or not, kahit sa tubig na, tapos sabihin mo, inalaw ni Lord, ito yung punong-puno ng pride, hindi mo mo inaano. So kapag may mga ganun na pangyayari sa buhay mo, isakit ka, discouraged ka, or stress ka masyado, try to do that. Am I humbling myself to the Word of God? Am I humbling myself to the Word? Ito po, matatakay lang natin itong verse na ito. Ay, itong mga bagay na ito. Kasi hindi po siya talaga pinag-uusapan dahil marami pa nasasabi na kapag pinag-uusapan doon natin, eh, tayo daw ay mapapagalitan ng government. Pero naniniwala po ako ng kapotohanan na magpapalaya sa atin ng government. Yung pride na yan. So, punta lang tayo sa mabilisan lang na ano, rabbit trail, tawag nila rabbit trail. Parang mamasyal tayo sa gilid sa topic na ito. Pride. Alam niyo po ba na sa Celebes, month of June is Pride Month. Ano ba yung Pride Month? Pride Month. May kinalaman po sa LGBTQIA+. Mga taong confused. Parating na po ang month of June. Yan ang kanilang mga sinasamba, mga sarili nila, punong-puno sila ng pride, ako. Ito yung nararamdaman ko, ito yung ano ko, gender ko, pagkamalandakan nila sa mundo, na ito yung mga sarili nila. Parang ginagano nila yung kamao nila sa gardo. Ito yung nararamdaman ko eh. Ano bang pakialam mo? Ano pakialam mo sa nararamdaman namin? Kaya ilababalandra namin ito. Itong homosexuality, ginagawa ng deception and judgment. Yan, pride month ang sabi niyo. Ano pa tawag nila? Yung flag na yan, yung pride flag na yan. Yung binabandila nila yung rainbow, which is distorted meaning of the rainbow. What is rainbow? Rainbow is the promise of God yung panahon ni Noah. Pero inagaw na diablo, distort yan. So yun lang po, gusto ko lang po maintindihan. Yung mga taong yun ay punong-puno ng pride. At walang kapahingahan, walang peace na mararanasan ng mga taong punong-puno ng yung ginagawa nila. Hindi po maganda. Yan ang mga isa sa mga attack ng diablo. At hindi inaalaw ni Lord. Ito yung nararamdaman ko Ate Grace na manang mundo nito. Ano to? Ito talaga yung ginawa talaga ko ni Lord na ganito. No, kapatid. Hindi ka ginawa ni Lord na ganyan. Homosexuality is a demonic spirit and that has to go. Kailangan siyang palayasin. That is not from the Lord. So anyway, pinag-usapan lang po natin siya sa next is 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ano pong sabi dyan?
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Isa-isayin nga po natin yun. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Ayan. So sabi nga nila, am I humbling myself to the Lord? Tanong mo yung sarili mo, am I humbling myself to the Word of God? Sabi sa Bible, ang scripture daw ay binigay inspired by God. So sabi nila, pagka nagagalit ba si God, pinaparo ba tayo? Ganun ba tayo i-correct ni Lord? Hindi. The Word of God is the way kung paano ka paluin ng Panginoon. Alam mo paano ka paluin ng Panginoon? Once na narinig mo yung salita ng Diyos, kailangan na lang makakonvict. So gusto ko lang pa ipaalala na the Word of God, kung may papalo sa'yo, hindi si Lord sa kasalan, hindi sa sakit. Hindi niya papaluin dahil, hindi niya papaluin through sakit, or aksidente, or kahirapan. Papaluin ka niya gamit ang salita lang ng Diyos. Di ba lang masakit pag narinig mo minsan yung Word of God? Para na-offend ka. Alam, alam mo yun. Sarili ko yan. Di naman yung totoo. Pero deep in your heart, deep in your soul, you know that it is true. Na may pagkakamali ka, na meron ka pa ng pagkukulang. Hindi si Lord ang nagsasabi, kasi sabi sa Holy Spirit, mahal mo ni Lord. Alam, alam mo, alam. Sa lahat ng pagkakataon may problema ka sa anak. Yun yung lagi yung nilalaman. At again, pag binasa nyo, at yung patinaw, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, or instruction in righteousness. So kung papaluin ka ni Lord, hindi sa sakit. Kaya kapatid, kung ikaw may sakit, at sa tingin mo, pinalo ka ni Lord kaya ka nagkasakit, eh bakit ka pala lapit kay Lord para pagaluin ka? Eh di hindi ka looban pala ni Lord na pumaluin ka kasi siya pumalo sa iyo. Bakit ka pala lapit kay Lord? Eh hindi mo ginagawa yung will ni Lord kasi namihingi ka sa kanya ng tool para pagaluin ka. Habang buhay ka na lang, may sakit ka, pati. Again, yung pinag-aralan natin last week, Jesus healed them all. Tinanong siya noon sa may leprosy, are you willing? Are you willing to heal me? Sabi niya, yes, I am willing. Sabi niya, Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. There was no instance na naglakad-lakad si Jesus doon, tapos nakita niya yung adulterous woman, may kasalanan, zinap niya bigla ng kasalanan na ano, nasakit. Ang makasalanan ka, papanalangin ni Lord, sabi nila, kasakit. Walang ganun. Lahat pinagaling niya. Pero bumaling lang ang tao dahil ano, you are healed because of your faith. Walang pinagaling si Jesus Christ na hindi naniniwala. So kung hindi ka naniniwala ngayon pa lang at hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, are you really humbling yourself to the Word of God? Are you humbling yourself to the Lord? Kung sino ka, ano ba sinasabi ng Panginoon patungkol sa kanyang salita? James chapter 1, verse 23 to 24. Santiago 1, 23 hanggang 25. James chapter 1, verse 23 to 24, sabi dito, for if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Wow, amazing. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. May salamin kayo sa bahay? Lahat pa tayo may salamin? I mean, yung salamin na nakikita mo sa, itong ibang salamin to. Pero yung salamin na nakikita mo sa rin, meron po, no? Kahit sa salamin sa sakit, makikita mo yung sarili mo sa sakit. Sabi po dito sa salita ng Diyos, ang Word of God pala ay mirror natin sa ating pagkatao. Amazing. Try to understand that verse. At kung hindi ka po titingin sa Word of God, hindi mo ginagawa yung mga bagay na narinig mo, you are not a doer of everything that you hear from the Word of God. Para ka pala nalalamin sa alam mo yun, yung parang hindi mo chine-check ang sarili mo kung ano na nangyari sa itsura mo. Or nakita mo yung itsura mo parang pinabayaan mo na lang.
God is like a mirror. Kaso, ang tanong, do you know the word of God? Yun ang problema eh. Pagkatingin mo ng Bible, parang na-overwhelm ka na, parang nakapagod naman tulog, parang dami mo naman ng verse. Ano ba yung naman kulit-kulit? Yun po ang importansya ng pagsasama-sama natin sa iglesia. Para malaman po natin kung anong verse nyo hahanapin. If you are discouraged, anong verses yung pupuntahan ko? Hanapin ko. If you are struggling with anger, anong verses yung hahanapin ko? Dapat alam mo. Kasi ang diablo, lagi nandiyan, ang gugulo yan. Tapos, yung sword, which is the word of God, the sword of the spirit, yung sword mo, kuchilyo lang. Napakaliit, ano pa, balisong pa. Kasi gagamitin mo pa, ano pa, mamurol. Paano mo naman aanuhin yung diablo? Diba? Sa lahat ng temptations ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 at Luke chapter 4, wala ko nung narinig na sinabi ni Jesus Christ. In my own opinion, wala siyang ginawa. Hindi niya sinabi sa devil na, well, devil, in my own opinion, the word of God is like this and that. No. Jesus said, it is written. Alam ni Jesus Christ na nakasulat ito sa Biblia. It is written. Devil, it is written 3 times. Paulit-ulit yan sinabi ni Jesus Christ. Kung si Jesus Christ nga ay nag-it is written, Diyos na siya ha. Kasi ikaw ang lakas ng loob mo lumabas sa Diablo, wala kang out of verse. Opinion mo lang. Eh, ito kasi yung natutunan ko nung enter ako. So, ang tatingin ko, opinion ko sa Lord siya, ang nag-allow ng mga ano. Inallow ko ni Lord, ito yung mga nangyari sa akin. So, according to my own experience, gumanan ba si Jesus? According to my own experience, according to my own opinion, devil, ito yun. No. Ngayon, pag lumapit ang Diablo sa'yo at ine-entice ka, pinatry ka na akitin sa mga different kinds of sin, sabihin mo sa kanya, no, it is written, I am a child of God. I am a daughter of God. Kung kayo lalaki, I am the son of God. I am a child of God. Anak ako ng Diyos. No weapon formed against me will prosper. Alam mo ba kung saan nakasulat yun? Somewhere in the Bible, ala, hindi na alam. Kung bagay yung malisong mo, maliit na nga, mapuhol pa. Ayan yung malaban ng ay, maganda ko nga, kapara ganun-ganun yung job yun. The sword of the spirit is a double-edged sword. Walang makakatalo sa salita ng Diyos. So ask those questions. Am I humbling myself to the Lord? Am I humbling myself to the word of God? Pangalawang group of questions. Pangalawa, do I recognize who God is? Yan. Kinala mo ba talaga si Lord? Do I know His true nature? Can I recognize whether this is from God or whether this is from the devil? Can I pinpoint the devil's tactics in my life, in the society, in the world? Alam niyo ba yung ginagawa ng Diablo sa buong mundo? Sa bawat bansa? Sa bawat kabisera ng Pilipinas? Sa bawat city ng Pilipinas at sa bahay nyo. Alam nyo kaya? Wala nang ibang trabaho, wala nang ibang paraan ng devil para atakihin tayo, mga kapatid, kundi deception lang. Deception. Na-share na yan ni Pastor Masi, ni daddy nyo na kalahan. Tatlong paraan para i-entice, akitin ka ng Diablo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yan din ang ginamit niya kay Jesus Christ sa mga susunod ko natin pag-aaral. Iisa-isahin ko natin yan. Upapalo yung ginagawa ng Diablo. Yun lang ang tatlong karaan niya. Huwag din na nagbago. Simulan natin sa Garden of Eden. Yun, ginawa niya kay Adam, kay Eva Adam. Last of the eyes, nakita ni Lady Eva, wow, she saw, sa Bible yan, she saw that the fruit is good to the eyes. That's of the eyes. She saw that the fruit is good for, parang gusto niyang, ano, kainin. Iintay siya. Last of the flesh. Yan yung gutom niyo na yan, gutom na yan. Ako, last of the flesh siya, kapatid. Sabi ko, huwag kainin yung mga ganitong bari. Kamay ka pong kain. Last of the flesh, kapatid. And the pride of life. Sabi,
this group was kinain mo to, sabi yung devil, ito, mas magiging matalino ka pa sa Diyos, parang mas magiging kakulit, mali, mas magiging katulad mo ang Diyos. Magiging katulad mo ang Diyos kapag kinain mo to. Pride of life. Ay, magiging katulad ako ni Lord. Kailangan makain ko niyo. Yun lang yung ginagamit niya. May Jesus Christ yung ginagamit niya. Nakikita mo ba to? Nakikita mo ba itong mga bagay na to? Mapapasalilo yan. Jesus Christ and Jesus Christ. This and that. Kalaban, wala magawa. O ito, nakikita mo ba itong bagay na to? Yung tinapa, yun. Yung last of the eyes, nakikita mo ba mga kingdom na to? Last of the eyes, ginawa niya kay Jesus Christ. Pangalawa, gawin, gutom ka, di ba? Gawin mo kang tinapa yung ano, yung bato, last of the flesh, kasi alam mo yung gutom si Jesus Christ. And the pride of, sige nga, magpatihulog ka nga kung anak ka ng Diyos. Alam mo, mababasin niyo sa lahat ng talawin ni David, if you are the Son of God, do this. If you are the Son of God, do this. You know, gusto niya mag-doubt si Jesus Christ if he really is the Son of God. Si Jesus Christ, he knows his identity. Alam ko, anak ako ng Ama. Alam ko, anak ako ng Ama. Alam niya. Kasi narinig niya yun. And then, yung sinabi, if you are the Son of God, magpatihulog ka nga, that's pride. Kasi kapag ginawa yung Jesus Christ, ah, patunayan mo sa'yo, talagang anak ako ng Diyos. Pride of life. So, parang pinakita niya sa Diablo, I am really the Son of God. You don't have to prove yourselves, kapatid. If the devil wants you to prove yourself kung gano'ng makatalino, gano'ng makagaling, gano'ng makatama, you don't have to prove yourself if you know who you really are. Yun. So, kailangan po, we have to know who God is. We have to know what the devil is doing. And the devil is after your identity, kapatid. The devil wants you to doubt kung sino ka, anak ka ba ng Diyos. If you are the Son of God, yung matanong niya kay Jesus Christ, hindi na magbabago yung tactics ng devil. Even the confusion to the society, gender confusion, confusion is from the devil. It's in 1 Corinthians 14:33. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 14, verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace as in all churches of the saints. Ulitin ko po. Baka kasi mali tayong narinig. For God is not the author of confusion. Lord, nakukonfuse ako sa gender ko. Inalaw mo ba ito, Lord? Na, nakasabi ng kapatid ko. Lord, nalilito ako kung inalaw mo ba ito. Anything na nalilito ka, kapatid, nako-confuse ka sa gender mo, nako-confuse ka whether you are a child of God. Anything that has something to do with confusion, it is not from God. It is from the devil, the author of death. Ang diablo. Good question. Do I remember or do I actually know who I am in Christ? Do I really know what I have now in Christ? Baka kasi kapatid, nung ano ka pa, nung hindi ka pa mananampalataya, ito yung tingin mo sa sarili mo. Tapos nung biglang ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, yun pa rin yung tingin mo sa sarili mo. Baka po nagkukulang po tayo dun sa knowledge about who God is in your life and who you are after you have accepted Jesus as your Lord and Savior. Baka po na hindi na natin yung naaral. Ano na lang, para na lang tayo pipilay-pilay ng Kristiyano. Para po kayong ano, halimbawa, imagine niyo po ito. Binigyan ka nila ng whole armor. Napag-aaralan na po tayo sa church yun, di ba? Ikaw yung binigyan ng panuti. Imagine niyo nasa ano kayo, gera. Pero yung gera niyo, water gun lang. Water gun na gera. Wala po kang mga bata. Tapos, kumpleto ka naman sa baluti. Kumpleto ka sa armor. Pero nandun ka sa sulok, ayaw ko lumaban, baka masaktan ako dyan. Water gun yung laban, pero parang may natatakot tayo. We have the armor of God. Para nakakalimutan na pong natin. Ano pong sabi sa 1 John 4:17? Ito yung verse na hindi ko makakalimutan. Isa sa mga verses na lagi kong itinakas ka sa mukha ng Diablo. Kapag gusto niya akong bigyan ng sakit, no, I refuse to be sick in Jesus' name.
mga panahon na nagkaroon ako ng hindi magagandang experiences sa US, I refuse to believe, I do not receive God in Jesus' name. Ano po sabi dito sa verse na to? Napakaganda po itong verse na to. Sana po magandaan ito. 1 John 4:17. This is your identity, kapatid. Do not forget this verse. This is who you are right now that you have Jesus Christ as your Lord and Savior. Sabi po dito, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, ang sabi dyan, so are we in this room. Ano yung sabihin nyo natin? Hindi ko lang tingnan. Tagalogin mo nga ito, please. Sabi dito, as He is, kung paano daw si Jesus Christ, so are we, so are you in this world. Isn't that amazing? Kung sino si Jesus Christ, yun ka, yun yung identity mo ngayon. Ayan, gumagana na po yung ating TV. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you po, Lily. Ang TV na si Sister Des na nag-asikaso ng ating slides and everything. Salamat. Ayan po. Sabi po dito sa 1 John 4:17. Ayan. Yung verse po na sumunod yan. Amen. Ayan. Yung verse yan na sumunod. Sabi ko, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. This is so comforting, kapatid. It is so comforting. If you look at it, love has been perfected among us in this, that we may have boldness. Ano yung boldness? Kapatid, kapag nagsasabi sa'yo na, ah, wala ka pala eh, pasimba-simba ka pa, tapos ano ka pala, wala ka pa. Sabihin mo, no, I am a child of God. That's boldness. Because as He is, so are we in this world. Sobrang saya ko ba, nalaman ko yung verse na yan. Meron pa pong sunod na verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Amazing dito. For He had made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sino yung Him na tinutukoy? In Christ. In Jesus Christ. Kapatid, you are the righteousness of God in Christ. Hala, ang galing. Tapos kung maglakad ka, talunan. Ah, mahirap lang ako. Wala nga akong baon. Wala nga akong pangkain bukas. Wala nga akong bigas. Hala, you are hung by your tongue, sabi nga nila. Kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, yun ang nangyayari sa'yo. Hindi mo alam na ikaw pala yung pinagpala. You are the righteousness of God. Righteous ka pala in Christ. Not on your own. Kasi kung mag-isa ka, hindi mo tinutok si Jesus Christ. I'm sorry kapatid, pero hindi ka righteous. But if you accepted Jesus as your Lord and Savior, Father God looks at you that you are righteous because of Jesus Christ. Amazing. This is amazing. Ask the Holy Spirit to reveal all these amazing promises and amazing things to you, kapatid. And for the last verse, Romans chapter 8, verse 11. Ano pong sabi dito? Ah, ito pa to. Kapag kayo may sakit, ito yung i-claim nyo. Ito yung i-rub nyo sa ilong ng Diablo. Ah, ito, basahin ko itong verse na to. Hindi mo ko alam, Diablo. Ito yung sabi ng word. Romans 8, 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you. Hala, ulitin natin. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead, what? Dwells in you. Nakatira ba sa inyo, kapatid? Nakatira ba sa inyo? He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Hala, hindi namin alam. I am so happy that now we know. Romans 8:11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, dwells in me, dwells in us. He who raised Christ from the dead, hala, yung buhay ni Jesus Christ from the dead.
after 3 days? Will give life to your mortal bodies, cancer cells, may cancer cells sa katawan mo? Bam! Gagaling. From the inside out. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in me, cancer cells, be gone in Jesus' name. Sakit, mga tumor, matunaw ka. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in me. Matunaw ka, tumor, you're gone. In Jesus' name. If we know the Word of God and where to find who we are in Christ, kapatid, you will not be sick, we will not be stressed, and we will not be discouraged. If we know where to find it. And I encourage you, now that you know, write it, meditate on it, share it sa mga tao may sakit. Uy, kapatid, after mo pala matanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, you become the righteousness of God in Christ. Kapatid, the same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, kapatid. And it will be the same spirit that will give life to your mortal bodies kung ikaw ay may sakit. From the inside out, kapatid, ang healing is not from the outside in. Lord, magaling mo ako, Lord. No. From the inside, spirit, soul, and body. Pag-alala na po natin na may pastor, na po, spirit, soul, and body. What is spirit? Nandun ang Holy Spirit, nasa sayo. From the same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, tama, it will give life to your mortal bodies, kapatid. Hala, ang linaw. So kapag kayo ay may sakit, kapag ang diablo ay, nagpaulan ka kasi, atin ka pa dun sa ano. Yan tuloy. Ano yung Jesus' name? Marami ako natutunan. At hindi ako magkakasakit. In the name of Jesus, I am protected. According to the Word of God, Romans 8:11. You know, kapag binabanggit niyo yung Word of God from your mouth, na-encourage yung sarili niyo, na-encourage yung brain niyo, yung soul niyo. Kung ano yung sinasabi mo, kapatid, yun ang paniniwala ng brain mo. And if you believe that the same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, and if you believe the truth, which is the truth, which is the reality, kapatid, wala nang paraan ng diablo para bigyan ka ng sakit. He will not penetrate your life. Speak the word of God. Speak the truth. Speak life into your body. Hindi lang sa ibang tao, speak life. Speak life to your own body. Digestive system. The problem of digestive system work properly in the name of Jesus. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in me right now. So right now, kausapin niyo yung katawan niyo. Hindi siya corny. If you think it's corny, then huwag na. Huwag mong gawin, then habang buhay ka na lang may sakit, kapatid. Because the healing will not come from the outside in. Your healing will come from the inside out, whether you like it or not. The Bible says it. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you. And it will give life to your mortal bodies. Wala na ba para ang kapatid? Only with your belief, kung naniniwala ka. Amen. And pangapat po, nakatanungan. Ayan, ito, maganda to. Do I include God in my thoughts and in my daily routine? Ayan. Hala, nagkasakit si brother. Tapos pinasabi ni brother, hala, inalawin Lord na, ano? Magkasakit daw siya. Ang panong, may time ka ba talaga sa Lord? Wala nga eh, paninga lang ako Facebook maghapon, nalood nga ako ng mga, nag-movie marathon nga ako, may mga horror pa nga yun. Nagkasakit ka na kapuya. Kaya na natulog. Ito pang minum ng tubig. Sabi nga, minum. Tubig. Are you really including God in your thoughts and in your daily routine? Ito, parang pinost ko pa sa Facebook. Sabi dun sa, nabasa ko lang to. And it really, nag-rema siya. Sabi dun, just because you found God does not mean you will stop seeking Him. Hello? Aray, saktan ako dun eh. Kaya natandaan ko. Hindi porket nahanap mo na si Lord, you will stop reading the Bible, kapatid. Hindi porket Kristiyano ka na, leader ka na, may ano ka na, may titulo ka na, kaya tulad niya, nakapagtapos ako ng Bible school. Hindi porket nakapagtapos ka na Ate Grace, pipigil ka na ang buksan ng Bible mo at hahanapin si Lord. No. Ah,
na meron akong ano, Bible school na natapos, hindi nilalagay ko na dyan. Kaya na ako. Kaya ko na ito. Alam, good luck. The only way for us to live in this world is kung lagi tayong nakadikit kay Jesus Christ. If we continue to submit ourselves to the Lord, if we continue to resist the devil, paano mo isasubmit yung sarili mo sa Lord, i-resist yung devil kung hindi mo maalam kung paano? Hindi mo kandita nagbabasa ng Bible every day. Pag-isip mo sa umaga, cellphone na gano'n. Facebook. Nauna pa. Try nyo yung Bible yung hawakan ninyo una-una sa umaga. Masahin nyo yung word of God. Kung wala talaga, kung cellphone talaga yung ginagamit nyo as Bible, okay. Just make sure na hindi ka mapupunta sa ibang yung attention mo. Just make sure that you are focused on the Lord. Are you really including God in your daily life? Sabi dito sa verse na to, Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Again, just because you found God does not mean that you will stop seeking Him. All the more, hindi ako naniniwala na nahanap mo si Lord tapos parang ayaw mo na siyang hanapin ulit. Parang ayaw mo na siyang aralin, parang alam mo na yan. Yan ang pinakadelikadong salita bilang Kristiyano. Alam ko na yan, narinig ko na yung John 3:16. Kapatid, every pastor, every minister na tatayo sa harapan, kahit nga ano lang yun, bata lang yan. Pag pinatayo yan sa harapan, may matututunan tayo. Let's set aside whatever we have learned and let us have an open heart and open mind to listen. Ano ba yung rinibig mo sa akin, Lord? Ano kaya rinibig sa akin, Lord, ngayon na nakikinig ako ngayon kaya mo? Kay Ate Jo, ano kaya? May rinibig sa akin. May rinibig ng Panginoon sa iyo, kapatid. Imposible ng alam mo na lahat. O di kung alam mo na, edi wow, di ba? Good for you! Palangpangan, masiga ko palangpangan mo. Pero hindi eh. Learning is a never-ending thing. It will be forever, tayo matututo. Masarap kong matuto. Ito pang ating muling verse, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Ayan. Ito yung isa sa mga verses na ginamit ko pag ako ay binibigyan ng Diablo ng different kinds of temptations. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Pag tinanong sa sarili mo, do I include God in my daily life? Gawin ko God in my daily routine. Tapos kung ano yung imagine mo. Wala, nag-imagine ka na, nag-daydream ka na. Kapatid, ang devil, pumapasok mo siya sa imaginations ng tao. Nod-nod ka ng horror, ikaw pa yung nakunang katakot. Alam mo, nakaputi ako nakita mo sa baba sa museum. Wala, imagination. And if the devil gives you those imaginations, sabi mo, wala, natakot ka, naloob ka na nga, sige, naloob ka ng horror, okay na, sige, patawarin ka na doon sa ano, naloob ka ng horror. If you're in the middle of those things, na, doon natakot ako, parang may multo lang na. Casting down every imagination and every high thing. Sinabi ba ng Lord na the multo is more than one mirror? Sinabi ba ng Lord na ang multo ay ano, wala kang laban doon. Guys, ang mga multo ko, mga bad spirit yan. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para palayasin ang mga bagay na yan. Kasi ko pala unang tumakbo. Unang ko tumakbo. Yung devil parang, alam, ba't siya tumakbo? You have the power. Any imagination that you have to take captive. Iyan mo siya. Ano ba ginagawa kapag nakahuli ka ng kalaban? Ininterrogate natin, di ba? Pag nahuli ka sa kampo ng mga polis, tapos ano ka, sindikato ng bawat, basta ka napunta sa ano ng polis. Diba, napanood yung sa may bumbilya pang pag-alaman. Sino ang ano mo? May bumbilya pang gano'n. Ininterrogate mo. Ilang kayo dun sa ano? Ilang ang ano? You have to take captive. Sabi po dyan, no?
Bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Captive, ano ba yun? Interrogatin mo yun. Ask yourself, bakit ba ako nagkaroon ng ganung thought? Interrogate mo siya, sabihin mo. Kung titignan mo siya sa cartoon kind of style, kasi parang kapag ginano natin, isa mas madali natin tingnan. Thought, sabihin mo, itong mga na-imagine mo ito. Saan ka nanggaling? Ano ba yung pitch sinabi ko kanina? Ba't ito na-imagine? Itong mga naisip ko. Saan ka nanggaling? Meron ba akong narinig kanina na negative words? Meron ba akong binasa na malalaswa? Meron ba akong mga nakitang di kaaya-aya at hindi nakakalubod sa Diyos? Kaya ako ito na-imagine. Take captive. Sabi ko dyan. Ask yourself, kapatid, pag ikaw ay nagkakasakit, ikaw ay nali-stress na sa buhay, ikaw ay nadi-discourage, ask those questions. Ang linaw po ng Biblia, you have to question every thought na pupunta sa mind mo, saan ka nanggaling? Parang interrogation kapag may kalaban. Sino? Sa kanino ka nanggaling? Sinong nagpadala sa'yo? Ask those thoughts. Anong intention mo? Bakit ka dumating? Question those thoughts ka rin. Because if you don't, that would be the tactic of the devil para mahulog ka sa bitag niya. But then again, I would like to remind you of who you are in Christ. You are more than a conqueror because of Jesus Christ. Amen? Yeah. Now, naalam na po natin ang mga bagay na ito. Kung kayo man po ay may nararamdaman kung ano yung sakit sa katawan. Kung kayo man po ay may mga bagay kayo na na-realize ngayong araw na ito. You would like to rededicate your life to the Lord. We already accepted Jesus as your Lord and Savior. Wala na pong problema. You really want to rededicate your life na parang, Lord, parang nais ko po na maglingkod sa iyo. Parang gusto ko po na, Lord, na basta ako makilala. So, hinihiling ko po yung mga tao na yun na may nararamdaman sakit o may kilala po kayo may sakit. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. Ano man yung mga may sakit sa iyong katawan, i-lay hands mo yan. Lay hands mo. At walang layo o walang malapit sa, walang distance sa Panginoon. Taas mo yung kamay sa Lord at ipag-pray na ako may sakit na yan. There is nothing impossible. I just want to remind you the word of God. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, kapatid. From the inside out, the healing will manifest through your bodies right now. Hallelujah. At kung nais mong i-dedicate ang buhay mo sa Panginoon ngayon, itaas mo lang ang iyong kamay. Lord, naririto ako, Lord God. Nais kitang makilala, Panginoon. Hindi na ako mahihiya, Lord God. The boldness, Lord God, from the Holy Spirit will continue to dwell. So, hallelujah ko tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na tinabibigay mo sa amin. Lord, salamat sa iyong salita na nagturo sa amin ngayon, Panginoon, na ikaw po talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kami minamanipulate, Lord. You give us free will. And right now, Lord God, we are choosing to believe in your word. Lord, I pray for each and every one na narito, Panginoon, your perfect will happen in their lives. Ano man yung mga sakit na, as we lay hands on our bodies right now, hallelujah. I just speak right now in the name of Jesus, healing to flow in your bodies in the mighty name of Jesus. Pain, if there's pain, leave in Jesus' name. Pain, you have no right to stay in the body. Sa kapatid, may kapatid. In the name of Jesus, you just leave right now in Jesus' name. Any tumors, any cancer sa mga nanonood ngayon, any tumors or cancers na nagbubulo sa iyong katawan, ilihas mo lang ang iyong sarili, kapatid. And just speak this word. Speak all of these words that the Lord has given you. But the same spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in me. Hallelujah. From the inside out, the manifestation will happen. Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We lift up all those mga tao, Lord God, na wala po dito, ngunit sila po'y may mga karamdaman. We just speak right now, healing upon their bodies in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Lord God, that you are our great healer. You live inside of us from the inside out. Hallelujah. The same spirit that raised Jesus from the dead, kung yung spirito na yun ay binuhay ng Panginoon, how much more ang mga patay na cells sa katawan? Hallelujah. Yung mga
red blood cell na yan, white blood cell. So we just speak all of those things right now to be in normal right now in Jesus' name. Any pain, kung hindi ka man nakakatulog sa gabi, kapatid, ipanalangin mo ito ngayon din. And just speak right now any demonic attacks. You just leave in Jesus' name. You have no right. Pick up a hand. Father, thank you, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga salitang ito na pinipigil mo sa aming word. Salamat, Lord God, sa iyong encouragement. And mga paalala, Panginoon, na kaya namin i-take captive ang mga thoughts na ito. Kilala namin kung sino kami. We know who we are in Christ. Salamat, Panginoon, for reminding us that you love us and that you are not a God of confusion. Hallelujah. Mga confusion na yan ay nanggagaling sa Diablo na nalaman namin ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya sa amin ngayon, Lord God, sa mga maling kapuruan. Thank you, Lord God, to remind us your word. We love you, Lord God. Salamat po sa healing. Thank you, Lord God, that I am healed. Sinabi ko sa iyong salita, Isaiah 53:5, by your stripes we were healed. Lord God, even though the manifestations is, you know, parang unti-unti lang, we just know that from the cellular level right now, healing already happened. From the smallest cell of the body, healing already happened. And it's gonna manifest to every part of the organ, from the organ to the system, from the system to the whole body. Hallelujah. Any tumors, just be gone right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. You are the great healer. Hindi si sister, hindi si pastor, you alone. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise you. We give all the glory, all the honor in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Salamat po. Thank you, God.